hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kung mas nakakalakad ba ang mga anak natin na hindi nasasaktan, hindi nababastos ng mga drug addict nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs nung panahon niya bilang Pangulo. Yan ang isa sa kanyang pinangako. 2016, yan ang kanyang pinangako sa Pilipino. Lalabanan niya ang illegal na droga, lalabanan niya po ang kriminalidad. Nakinabang tayo, yung mga OFWs, may peace of mind sila na nagtatrabaho sa abroad na hindi nasasaktan ang kanilang mga anak at hindi nababastos ang kanilang mga anak na naglalakad sa gabi. Nakakauwi ng safe, nakakauwi ng hindi nasasaktan. Pag bumalik ang illegal na droga, mas nakakatakot. Ginawa niya po ito para sa taong bayan. At nagkaroon po siya ng mataas na approval rating nung nag-umpisa ang kanyang administrasyon hanggang natapos. 87% ang kanyang approval rating dahil sa kanyang strong stance or strong position against illegal drugs. Kayo na po ang humusga, mga kababayan ko. At dun sa ukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa pulis, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng pulis, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang pulis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga gera o may nasasaktan, nagbibigay ho siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops, binibigyan niya po ng tulong yan. Pumupunta siya sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa hulo, para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako, 2019 po ako naging senador, dim resign na po ako, October of 2018, nung tumakbo po ako bilang senador, at wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation ng President Rodrigo Duterte. At hindi naman maiwasan, panahon ng pandemya, nandiyan po ako sa tabi niya, tinututukan natin paano natin malampasan yung pandemya, at hindi ko naman po kinakaila sa inyo na malapit po ako sa kanya at parati ko siyang sinasamahan in my own personal capacity. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Suporta, sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Sir, ang next move niyo ngayon? Ano next move? Kung kakailanganin po na kakailanganin mag-imbestiga rin po dito, ako naman kung ano lang yung katotohanan, the truth lang po. Dito lang tayo umikot sa katotohanan at hindi tayo magkakamali dyan. Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ng katotohanan, I'm very much willing na mag-file din po ng resolusyon para magkaroon po ng investigation rin po dito sa Senado para malaman natin kung ano lang yung totoo. Sa lahat ng, kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order at siya po ay GPNP para malaman natin kung ano talagang totoo at ano po yung na idudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan. Nakatulong ba ito sa ating pamumuhay, ang war on drugs? Kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan? Alam mo, ang ayaw ko po mangyari na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Dapat po ang kriminal, dapat po ang drug addict ang takot maglakad sa gabi. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Artikulan niyo po ba kayo imbestigahan si Ayub A. Sigarma, sir? Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan natin pagdinig. Sir, may staff daw kayo, si Mooking, nakasama daw sa financial... Hindi po, totoo yan. Hindi po, totoo yan. Hindi, sabi ko nga, wala pong reward system. So, ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, presidential engagement, schedule, appointments,
Kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho, nadadamay dito sa mga baseless accusation, mga hearsay. Sa totoo lang po, ulitin ko, kahit na 2018, wala na po ako sa Office of the President. Wala pong pinapairal na reward system ang Office of the President o si dating Pangulong Duterte. Salamat po. Wala po akong role, hindi ko po mandato ang war on operational yung operations ng war on drugs. Wala po akong kinalaman at hindi ko po mandato yan. Ang trabaho ko noon, nasa executive order, engagement ng presidente, hindi naman po maiwasan na ako yung tinatawag parati ng presidente. Halika rito, i-arrange mo mga meetings. Pero hindi po sa operations ng war on drugs. Wala po akong kinalaman dyan at hindi po ako involved sa war on drugs. Noon po, staff po siya ng Office of the President. Kasi hindi na po ako staff ng Office of the President since 2018. So siya po yung nagtatrabaho po sa Office of the President. Pero importante rito, wala pong reward system. At kawawa naman yung tao na napagbibintangan na merong reward system na wala naman pong reward system na umiiral sa Office of the President o kay dating Pangulong Duterte. Hindi authorized na dating Pangulong Duterte? Wala po siya. Malala niyo sinabi niya? Wala naman siyang sinabi na... May sinabi ba siya na patayin mo ito? Wala pong ganun. Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan ganun. Sa pagkarinig ko, wala po. Alam niya po anong legal. Sir, hindi ka magpapail ng kaso against mo? Kung kakailanganin po, pinag-aaralan po ng aming legal team. Sa Qualcomm, hindi ka atin? Ako naman, kung kailangan. Bakit hindi? Gusto natin ng katotohanan. Kaya lang po, meron tayong interparliamentary courtesy. Kaya nga po, pwede kaming mag-hearing din po dito sa Senado kung kakailanganin. Gusto lang natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang po. The truth! Katotohanan lang. Anytime po, kung kakailanganin, anytime po. Dahil gusto kong malaman, gusto natin malaman, mga kababayan natin, ang katotohanan. Pero bago ko tapusin ito, gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan. Ginawa po ito ni dating Pangulong Duterte. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin ko ang illegal na droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabing ganun. Sabi niya, sugpuin ninyo ang illegal na droga. At ang nakikinabang po dito, ang mga anak natin, mga kamag-anak natin na hindi po nasasaktan, hindi nababastos umuwi sa kanilang mga tahanan dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang durugista po ang takot. At ayaw nating mangyari na ang durugista ang maghasik ng lagim at matatakot na pong umuwi ang ating mga kamag-anak sa ating mga pamamahay. Anong tingin yung motivation you're running for 2025 elections? Di ba kayo maapektuhan, sir? Sabi ko nga, katotohanan lamang po at hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kung ginawa ni dating Pangulong Duterte ang kanyang trabaho, noong 2016 up to 2022, kayo na po ang humusga. At kung sa tingin nyo rin po, ginawa ko ang aking trabaho at nagserbisyo po ako sa taong bayan, kayo na po ang humusga. Ako naman, bisyo ko ang magserbisyo at yan po'y pinanindigan ko hanggang ngayon na magsiservisyo po ako sa ating mga kababayang Pilipino sa abot ng aking makakaya. At hindi ko po sisirain ang inyong tiwalang binigay po sa akin. Magsiservisyo po ako sa ating mga kababayang Pilipino. Salamat po. Salamat po.